sa mga balitang mayroong pag-asa. Sabbath School Facilitator sa Cavite Mission nagtapos sa Intermediate Level Training. Mga bagong officer ng Adventist Young Professionals sa Cavite Mission nagtalaga sa pangunguna at paglilingkod. Exchange Program nagpatibay sa pagkakaibigan at pananampalataya ng mga kabataan mula sa San Jose at Paradise Seventh-day Adventist Church sa Occidental Mindoro. Women's Ministries Federation ng Central Luzon Conference Area 6 masayang idinaos ang kanilang year-end Thanksgiving program. Adventist men ng Metro San Pablo 2 District pinaglingkuran ang mga residente ng Barangay Santa Isabel sa isang feeding program. Adventist Young Professionals sa Palawan Mission magkakasamang pinagpala sa kanilang mission trip. At ang mga year-end praise program ng mga Adventista sa Eastern Laguna, Central Quezon at sa San Pablo City, lahat ng yan ihatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Nagbabalik kaming muli upang magatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Dinaluhan ng mga Sabbath School Facilitators sa Cavite Mission ang idinaos na Intermediate o Level 2 Graduation Ceremony sa Life Hope Center, Silang, Cavite. Ang nasabing pagsasanay at kaganapan ay nagdulot ng mabuting kapakinabangan sa pangunguna at pagtuturo ng mga butihing Sabbath School teachers sa nasabing misyon. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Faith Joyce Matira. Mula sa iba't ibang lokal na iglesia ng Cavite Mission, nagtipon-tipon ng mga Sabbath School Superintendents para sa Intermediate Level Graduation Ceremony sa ilalim ng temang Teach and Make Disciples dito sa Life Hope Center, SSD Silang, Cavite. Sa pangunguna ng Sabbath School Director na si Pastor Alonesto Regio, sinimula ng araw sa pamamagitan ng isang Sabbath School program at sinundan ng pangalawang serbisyo na pinangunahan ng mga namumuno sa paaralang pang-Sabado. Nagpupuri po ang inyong lingkod sa ating Panginoon dahil po sa tagumpay ng ating pong pagsasama ngayon ng ating lahat ng mga Sabbath School Facilitators dito po sa Cavite Mission. At ngayon pong araw na ito ang tanging panahon upang kilalanin ang paglilingkod ng atin pong mga kapatid. Dito po ay idiniin natin ang pagkakaroon ng alive na Sabbath School sa pamamagitan po ng interaksyon ng mga kapatid sa pangunguna ng kanilang facilitators. Ang afternoon program naman ay ginanap kasama ang mga piling delegado ng Area 1, 2 at 3 at sinundan ng mga lektura na pinangunahan nila Pastor Ian Felicitas at Pastor Relino Urbi. Simula nung nagkaroon ng basic level seminar about dito nga sa Sabbath School ay natutunan namin kung paano magturo ng maayos, kung paano mag-lead sa aming care group at sa awa ng Panginoon ay nai-apply naman namin yon sa aming church. At natutuwa ako na sa ngayon ay naging maayos na rin naman ang Sabbath School Department ng aming church, ang Imperial Church. At ang aming pong care group ay active. At lahat sila ay nakikisangkot sa gawain ng Panginoon. Natapos ang programa sa pamamagitan ng graduation ceremony, pinning and awarding of certificates para sa mga Sabbath School Superintendents ng Cavite Mission. Sobrang gandang experience po ang naranasan ko dito. Sobrang blessed at sobrang teary-eyed kasi sobrang saya sa feeling na maging bahagi po ako sa ganitong activity kasi sobrang dami pong learnings na kailangan talagang ma-equip yung mga mangunguna po sa Sabbath School kasi napaka-importante po talaga na may maraming knowledge yung nangunguna para maituro at ma-impart. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Mula dito sa Silang, Cavite, ako si Faith Joyce Matera, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.
Masayang nagtalaga sa iniatang natungkulin at paglilingkod ang bagong set of officers ng Adventist Young Professionals sa Cavite Mission. Sa suporta ng Youth Ministries Department, kanilang idinaos ang leadership turnover ceremony sa Dasma Central Seventh-day Adventist Church. Si Patrick Vista para sa Balitang May Pag-asa. Sa pagpapatuloy ng gawaing paglilingkod, ang Cavite Mission Adventist Young Professionals Network ay nagsagawa ng Sabbath Fellowship and Leadership Turnover Ceremony dito sa Dasma Central Seventh-day Adventist Church. Makalipas ang 3 taon ng panunungkulan ng nakalipas na Pangulo ng Cavite Mission Adventist Young Professionals, Sister Ramgil Mapalo matagumpay na naisagawa ang turnover ceremony sa pangangasiwa ng Youth Director ng Cavite Mission, Pastor Ray Maglipas, para sa mga bagong mamumuno para sa taong 2024 hanggang 2025 sa pangungunan ng new elected president na si Sister Milka Joy Matera, na dito'y kinilala at pinasalamatan ang bawat isa sa kanilang nakalipas na paglilingkod at sa muling pagsisimula ng kanilang termino bilang mga lingkod at manggagawa ng ating Panginoon. Muli ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang paggabay sa aking paglilingkod bilang Cavite Mission Adventist Young Professionals President sa loob ng 3 taon. At napapasalamat din ako sa aming Youth Director at Advisor sa patuloy po nilang pagsuporta. Ngayon naman po ang aking pong mensahe na iiwan para sa susunod na officers ng Cavite Mission ay kanilang laging tandaan na the first step in any venture is to pray. So, lahat-lahat ng kanilang plano ay itaas nila sa Panginoon. At kung meron man silang challenges na haharapin sa pagiging leader, ay ilapit din nila ito sa Panginoon. At everything will be okay. Bali, meron po akong 3 pinangahawakang mga pangako na ating Panginoon na matatagpuan. Una po, matatagpuan sa James 1 verse 5. Sabi po dito, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. And kailangan kasi po natin ng wisdom since ako po ay bago pa lang, nais ko na hingin sa Panginoon ang wisdom na nanggagaling sa kaitaasan. Pangalawa po ay yung sa Psalms 119 verse 66, sabi po dito, teach me knowledge and good judgment, for I trust your commands. And ang pinakahuli, sa pangatlo po, yung pinaka-favorite ko po, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Aking po mga kasamang officers, ina-encourage ko po sila na samahan po ako sa pananalangin. Kayo po ay magtulungan, sama-sama, at mananalangin, hingin sa Panginoon ang wisdom. Ipinagkaloob naman ng Cavite Mission Young Professionals Advisor, Pastor Andet Reyo, ang isang panalangin pagtatalaga para sa mga bagong manunungkulan sa darating na taon. Bilang huling bahagi ng kanilang programa, nagkaroon naman ng pamimigay ng libreng eyeglasses sa mga miyembro ng Dasma Central Seventh-day Adventist Church. Ang mahalin ng Panginoon nating Diyos ang pintig ng ating misyon, ihayag at isabuhay ang katotohanan bilang mga kabataan sa pangalan ni Jesus. Hatid ang balitang may pag-asa mula dito sa Dasmariñas, Cavite. Ako si Patrick Vista, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Nagpatibay sa pagkakaibigan, ganun din sa pananampalataya ng mga kabataang Adventista mula sa San Jose at Paradise Seventh-day Adventist Church ang idinaos nilang exchange program sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Doon sa pagkakaroon nila ng mabuting relasyon ay inaasang may pagkakaisa silang makikisangkot sa masayang paglilingkod. Ang balitang may pag-asa, ihatid ni Myra Jim Tanyedo. Nagsama-sama ang mga kabataan mula sa Iglesia ng San Jose at Paradise Seventh-day Adventist Church para sa isang exchange program na mayroong temang I Will Go, Be a Change. Ginanap ang programang ito sa Iglesia ng Paradise sa Sablayan, Occidental, Mindoro, ngayong 8 hanggang 10 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang exchange program na ito ay naglalayong hindi lamang magsama-sama sa pagsamba ang mga kabataan mula sa 2 iglesia, kundi upang mas makilala at magkaroon pa ng mabuting relasyon ang bawat kabataang dumalo rito.
Bilang isang kabataan sa San Jose SDA, ako po ay nabibless sa araw ng Sabat na ito sapagkat successfully po naming naidaraos ang isang masayang fellowship kasama po ang mga kabataan at ang mga member ng Paradise Sablayan Church. At nagawa po naming magkaroon ng masayang pakikipag-fellowship sa mga kabataan po at nagawa po naming magkaroon pa ng mas malalim na relationship at magawang makakilala ng iba po naming mga kapwa-kabataan. Kasama ang mahigit 30 mga kabataan mula sa San Jose Seventh-day Adventist Church, hinawakan nila ang mga programa ng pagsamba magmula sa Vesper hanggang sa Sabbath Afternoon Worship. Naging tagapagsalita nila dito sa Divine Worship si Sister Jeramel Joy Tanyedo, ang Adventist Youth Leader sa Iglesia ng San Jose, kung saan kanyang ibinahagi ang 12 pamamaraan upang tayo ay lumago sa ating espiritual na aspeto. Tunay na sa ganitong aktibidad, malaki ang nagiging dulot hindi lamang sa mga kabataan kundi pati na rin sa buong iglesia. Sa pamamagitan nito, pinanatiling buhay at masigla ang kanilang mga pananampalataya. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nga ay nagkaroon ng ganitong programa na hindi lamang tayo ay makarinig ng mga inspirational message, testimonies, kundi tayo rin ay nakarinig ng mga makalangit na awitin. At gayon din nagkaroon ng interaction ang kabataan ng Paradise at kabataan ng San Jose, San Roque, na magkaroon sila ng relationship na hindi lamang bilang kabataan kundi bilang anak ng Diyos na naghihintay sa kanyang muling pagparito. Layuni magatid ng balitang Mayroong Pag-asa, Mayra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Napuno ng masaya at pinagpalang karanasan ang Thanksgiving program ng Central Luzon Conference Area 6 Women's Ministries Federation. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magtipon ang mga Adventistang kababaihan mula sa Camanava area upang ibalik ang papuri at pasasalamat sa Diyos bago matapos ang taon. Ang masayang kaganapan sa pagtitipon nasa balitang may pag-asa ni Joanne Nicole Mercado. Mga kababaihan mula sa Camanava nagsama-sama para sa Thanksgiving and Year-End Program sa kauna-unahang pagkakataon dito sa Baysa Adventist Academy. Nahati ang nasabing programa sa tatlong parte. Ang unang parte ay binuo ng devotional, sumba at breakfast sa pangunguna ng Baysa Seventh-day Adventist Church. Sa pangalawang parte naman ng programa ay nagkaroon ng praise and worship kung saan nagbahagi ng mensahe si Ma'am Hazel Viernes, Women's Ministry Director ng Central Luzon Conference of the Seventh-day Adventist. At sa ikatlong parte naman ay naghanda ng games and presentations ang mga kababaihan mula sa bawat distrito ng Camanava at Compassion Pantry kung saan kumuha ang bawat kababaihan ng prutas at gulay base sa kanilang pangangailangan. Ang programang ito ay inihanda ng Women's Federation ng Camanava sa pangunguna ng kanilang presidente na si Sister Jonna Fontamillas na naniniwalang mahalaga ang mga programang tulad nito. Kami po ay nagsagawa nito upang sa buong isang taon na kami po ay pinagpala ng Panginoon. Ngayon naman po, bago matapos ang 2023, amin pong ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa lahat ng paggabay, sa lahat na naging successful na programa sa pangunguna po. Kung wala po ang Panginoon, sa bawat isa ay hindi po ito magiging matagumpay. Kaya po salamat sa lahat, salamat. And isa lang po ang masasabi namin, praise, we bring back all glory to God. Balitang may pag-asa, ako po si Joanne Nicole G. Mercado para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon ang mga lokal na simbahang Adventista sa Eastern Laguna District sa kanilang idinaos na Year-End Praise Program sa Siniluan Cultural Center, Siniluan, Laguna.
Mahalagang bahagi ng programa doon ang pagtatalaga ng bagong district leaders na maglilingkod sa darating na taon. Ang kanilang masaya at pinagpalang pagsasama-sama, balitang may pag-asa ni John Miguel Flora. Pasasalamat at pagbibigay papuri sa Panginoon sa nagdaang taong 2023. Ito ang Year and Place Program ng Eastern Laguna District sa Siniluan Cultural Center, ika-25 ng Nobyembre 2023. Pabugso-bugso man ng ulan noong mga nagdaang araw ay dinaluhan pa rin ng higit sa 300 mga kaanib ang nasabing pagtitipon na may temang Mission Refocus, Be His Witness na naglalayong himukin ng mga kapatid sa mas malawak na misyon ng distrito sa taong 2024. Tampok nitong umaga ang pagbabalik-tanaw ng mga kapatid sa tagumpay ng mga programa ng iba't ibang departamento ng distrito sa State of the District Address 2023, the Eastern Laguna Accomplishment Report sa ulat ni Pastor Ernel Garzula kasama ng District Coordinating Council Officers. Lahat kita natin ang pagtatagumpay ng gawain ng Panginoon sa loob na isang taon. Dalangin ko na sa darating na 2024 ay mas lalong magtatagumpay ang gawain ng Panginoon. Eastern Laguna District, Mission Refocus, Be His Witness! Samantala, ang tanggapan ng SCLC sa paglalatag ni Pastor Expery John Figalan ay malugod na ibinalita ang paglago ng komperensya sa paghihiwalay ng Mindoro Island Mission at ang kanyang mensahe na nakatuon sa pagpapatibay ng malusog na pamumuhay ng bawat kaanib ng iglesia. Ito po yung sinasabi ko ng ating po, iglesia. Kayo na ito ay noong hapon ay masiglang nagbigay ng papuring awit ang mga kapatid sa Afternoon Worship Music Festival at pagkatapos ay ang child dedication sa ilang mga bata sa distrito. Ipinanalangin ng mga bagong halal na elder, deacon at deaconesses sa isang natatanging ordinasyon at paggawad sa serbisyo ng mga outgoing District Coordinating Council Officers at challenge sa mga bagong halal sa distrito. Layunin ni maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Eastern Laguna District. Ito si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagsama ang dalawang distrito ng Central Quezon 2 at Sariaya sa pagdaraos ng praise program sa Lutukan Seventh-day Adventist Church. Ito ang kauna-unahang pagsasama ng dalawang distrito sa isang malakihang pagtitipon matapos ang pagkahati ng dahil sa paglago nitong taon. Tungaya ng masayang bahagi ng sama-sama nilang pagpupuri sa balitang may pag-asa ni Alva Marie Olivera. Isang mapagpala at mapagpasalamat na araw ng Sabat ang muling pinagsaluhan ng distrito ng Sariaya at ng Central Quezon 2 na ginanap dito sa Lutukan Seventh-day Adventist Church at ito ay may temang Mission Refocus, Be His Witness. Matapos ng maghiwalay ng dalawang distrito ay ito ang pinakaunang joint praise program na idinaos. Bukod sa mga kapatiran mula sa dalawang distrito, ay pinaunahan ng mga bisita mula sa South Central Luzon Conference ang pagsamba. Sa pamamagitan ni Mrs. Esther Fadriquela, ay naibahagi niya ang mensahe mula sa Panginoon tungkol sa pagre-refocus ng pagmisyon para sa banal na gawain. Kasama sa pagkolekta ng love gifts ay kasabay ring inihandog ng bawat isa ang kanilang naipong salapi para sa alkansya ko, alay ko, na itutulong para sa pagtatayo ng mga iglesia. Noong hapon naman ay napuno ng awit papuri sa Panginoon ang bawat iglesia na kaanib ng dalawang distrito. Pinangunahan din ni Mrs. Esther Fadriquela ang commitment message na mas nagpalakas pa ng espiritual na buhay ng bawat kapatiran. Nagkaroon din ng social night ang mga kabataan upang muling magkaroon ng bonding sa pamamagitan ng mga laro at iba pang activities. Naging malungkot man ang paghihiwalay ng dalawang distrito noong una, ay mas naging kalugod-lugod naman ito sa Panginoon sapagkat sabay na lumago at umunlad ang bawat isa para sa ikatatapos ng dakilang gawain niya.
Naghahatid ng balitang may pag-asa, ako po si Alba Marie Olivera para sa Hope Today and PUC News. Idinaos ng mga Adventista ang kanilang year-end praise program sa dalawang magkahiwalay na lugar sa San Pablo City, Laguna. Ang programa ng Metro San Pablo District 1 ay ginanap sa South Central Luzon Conference Pavilion. Samantalang ang pagdiriwang ng District 2 ay sinagawa naman sa Lakeview Seventh-day Adventist Church. Ang praise programs ng mga distrito sa Metro San Pablo, ihatid sa balitang may pag-asa ni Lashaina Jessa Bondad at Tricia Irish Orda. Buong kasiglahang nagtitipon-tipon ang mga kapatiran ng Metro San Pablo District 1 dito sa South Central Luzon Conference Pavilion para sa taunang praise program ng buong komperensya. Gamit ang temang Missionary Focus, Be His Witness, nakisangkot ang buong kapatiran ng Metro San Pablo 2 dito sa Lakeview SDA Church para sa taon-taong selebrasyong ito. Nagsilbing tagapagsalita ng distrito si Pastor Joel Romero at si Pastor Zaldi Estrada naman sa unang distrito ng Metro San Pablo. Ang year-end praise program ay sinasakatuparan po natin upang kilalanin, purihin, salamatan ng ating Panginoon Diyos dahilan sa kanyang walang hanggang kabutihan sa taong 2023. At ating baybayin, ating baliktanawan kung paano ang kanyang gawain sa lahat na sangay ay pinagkalooban ng Diyos ng pagtatagumpay. Kaya sa kanya rin natin ibinabalik ang papuri at pasasalamat para sa kanyang kaluwalhatian. Ang theme ngayon ay Mission Refocus para pagsasaayos ng direksyon ng bawat kaanib ng Iglesia na ang bawat isa ay makisangkot sa banal na gawain. Kaya merong Be His Witness. Iyon ang halaga kung bakit mayroong pagtitipon. Nagkaroon ng kani-kaniyang espesyal na bahagi ng programa ang bawat distrito tulad ng bautismo, music festival, at mga taunang ulat ng mga paglilingkod na kinasangkutan ng bawat iglesia. Purihin ang Panginoon, meron tayong ganito. Siya po ay napakabuti, binigyan po kami ng dagdag na talento upang magkaroon ng magagandang boses at magamit sa kanyang ministry sa pamagitan ng musika. Inaasahan ko po sa taong 2024 na mas lalo tayo magpagamit sa banal na espiritu para sa mga gawain ng ating distrito, hindi lamang po sa loob ng iglesia, kundi sa ating komunidad. Inaasahan ko rin po na ang ating pong mga worshiping congregation, mga company, ay maging ganap ng simbahan at magkaroon po sila ng kanilang sariling mga simbahan. At nawa ay sila'y makatulong natin sa patuloy na pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ang praise program na ito'y nagsisilbing year-end fellowship ng bawat distrito kung saan ginugunita ang kabutihan ng Panginoon sa buong taon ng may pusong nagpapasalamat. Ito rin ay muling pagtatalaga ng bawat isa sa mas malawak pang gawain sa darating na panibagong taon. Mula rito sa lungsod ng San Pablo, ito si Tricia Orda. At ito naman si Shaina Jessa Bondad, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today and PUC News. Masayang naglingkod sa pamamagitan ng feeding program ang mga kalalakihan o Adventist men ng Metro San Pablo District 2. Doon ay kanilang pinakain at binigyan ng mga libreng babasahin ang mga residente ng Barangay Santa Isabel, San Pablo, Laguna. Ang kanilang masayang paglilingkod nasa balitang may pag-asa ni Gian Carla Galicia. Sa kabila ng maulan na panahon, patuloy ang pagdating ng ating mga kabarangay upang maging kabahagi ng feeding program na pinangungunahan ng mga kalalakihan ng distrito. Ang Adventist men ng distrito ay buong parsang nakiisa sa programang ito upang magtaguyod ng magandang relasyon sa komunidad. Nagbahagi rin sila ng mga aklat ng malaking tunggalian at laruan naman para sa mga bata. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at malaki po ang ating naitutulong sa ating pong kabarangay, ganun din sa amin pong mga naglilingkod. Kami po ay masayang-masaya na paglingkuran ang mga kababayan namin dito po sa Barangay Santa Isabel, San Pablo City. At ito po ay malaki po ang impact sa ating pong mga kapatiran, manaparte sapagkat sila po ay nakibahagi sa pagbibigay ng tulong, koleksyon, kung paano natin ito isasagawa.
Kaya maraming maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Ako po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa lahat ng mga umaten at pumunta dito sa feeding na ito. Ako po ay nakatanggap ng banal na kasulatan galing po sa feeding program. Ako po ay nagpapasalamat ng lubos at sana po maulit-ulit itong feeding na program na ito. Ang paglulunsad ng programang ito ay tunay namang magiging pagpapala sa bawat isa. Bilang mga lingkod ng Diyos, tayo ay makisangkot sa gawaing ipinagkatiwala sa atin. Mula dito sa Santa Isabel Adventist Elementary School, ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng maganda balita para sa Hope Today and PUC News. Pinagpalang karanasan ang inuwi ng Palawan Mission Adventist Young Professionals sa kanilang masiglang pakikibahagi sa mission trip ngayong taon. Doon ay masaya silang nagsagawa ng community outreach programs sa dalawang magkaibang barangay sa Puerto Princesa. Samantalang in-enjoy ang break o pahinga mula sa kani-kanilang workplaces. Ang mga pagpapalang hatid ng pagsali sa mission trip tunghayan sa balitang may pag-asa ni Novelette Escarcha. Break up your fallow ground, Hosea 10 verse 12. Ito ang naging inspirasyon ng temang break sa isinagawang mission trip ng humigit kumulang 40 mga young professionals Palawan sa Barangay Bonavista at Barangay Tagabinet, Puerto Princesa City. Busy at nakakapagod man sa trabaho pero hindi ito naging hadlang upang magkaroon ng break at sumama sa mission trip ang mga young professionals sa iba't ibang munisipyo ng Palawan. Nagkaroon ng Agape Feast at mga testimonies kung gaano kabuti ang Panginoon sa mga YP ng Biyernes ng gabi. At bilang paghahanda naman sa kanilang mga puso bago isagawa ang outreach ministry, nagkaroon ng mga lectures at interaction activities ng Sabado na nakasentro sa kung gaano kaimportante sa ating mga mananampalataya ang makaranas ng break, hindi lang physically, kundi spiritually. So marami akong natutunan dito sa YP mission trip natin ngayong 2023. I think mashishare ko yung mga realization na yon sa aking workplace, na magpakita ako ng mabuting pakikitungo sa aking mga kasama. So makikita nila yung bunga sa akin ng pakikipagrelasyon ko sa Panginoon. Dalawang lokasyon ang pinagdausan ng mission trip sa kabuuan. Sa Barangay Bonavista ay dinaos ang Sabbath worship at kulang-kulang 2 oras naman ang layo ng Sitio Cayasan, Barangay Tagabinet, kung saan idinaos ang tree planting, feeding at gift giving. Katuwang sa tree planting ang mga sangay ng youth department, ang master guides at amicus, pati na rin ang Subaraw Festival ng City Tourism Department. Palawan Trail Ministry naman ang kanilang katuwang sa feeding at gift giving. Ito ay progressive ministry na sinimula na ng Trail Ministry noong mga nakalipas na buwan. So ayun, no? Grabe, sobrang saya kasi first time kong sumali sa event na to. Sobrang ganda ng experience ko today. Grabe, ang dami naming nakasama na YPs din. Sobrang happy-happy nila, katulad ko din. Katulad sa parable of the sower, lahat ng uri ng lupa ay hinasikan ng binhi. Lahat din tayong mga tao ay hinasikan ng katotohanan ng Panginoon. At upang ang binhing ito ay maitanim ng maayos, kailangan at dapat na bungkalin o i-break nang sa ganoon ay tumubo ng maayos, magkaroon ng bunga, at maging pagpapala sa iba. I think the best way to have a closer relationship to God is to seek Him every day with our devotion, with our personal Bible study, and service to others. So my encouragement for other YPs is that engage yourself in outreach programs. So through this outreach program, we actually help ourselves spiritually, and then it's a complete package for us to grow as a whole person. Ako si Novelette Escarcha, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL,
DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigan news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa aming news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si DJ Kabalbal at ito ang Hope Today, NPUC News.